Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong isa sa importanteng kuman na dapat nating malaman dito sa AutoCAD, itong kuman na filter. Kaya lang mga boss pala, no, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell para every time na may bago po tayong video, ma-notify po kayo. Itong filter kuman mga boss, ang gagawin natin dito para mapabilis tayo sa pag-select, halimbawa, i-copy ko itong plano na ito para gawin nating mga examples, no? Ngayon ang gagawin natin, halimbawa, gusto kong mag-select ng puro dimension. Ngayon kung hindi natin alam yung filter, iisa-isahin natin ito, no? So, matatagalan tayo, no? Ngayon, kung gusto natin gamitin, FI, yan yung shortcut command ng filter, eto yon. And then, ang gagawin natin, magse-select tayo dito kung ano yung iseselect natin. Halimbawa, mga boss, etong dimension style, no? Which is isa sa mga diniscuss ko na dati, yung dimensioning, no? And then, select natin. Alin ang iseselect natin dito? Halimbawa, itong standard, no? Then, okay. Tapos sa i-add to list natin, no? Huwag nating kakalimutang pindutin ito, no? Ito na 'yon. Ngayon ang susunod, ang gagawin natin, click natin yung apply na, no? O once na na-click natin yung apply button, saan natin i-apply? Dito o dito? O kung dito lang natin na i-apply sa kabila, o i-select natin ito. Then enter natin. O since ito lang yung sinelect natin, itong areang ito o itong planong ito, dito lang may apply. Ngayon, kung napapansin nyo mga boss, may mga grip siya, selected na yung mga dimension, pwede na nating i-apply kung anong gusto nating gawin dyan. Since selected na nga siya, pwede nating i-erase, i-copy, i-move. Halimbawa, gusto nating i-erase yan. O, type lang natin yung E and then enter. So, may erase ng minsanan na hindi madadama yung ibang object, no? Ayan yung kagandahan ng gagamit tayo ng filter, no? O halimbawa, gamitin uli natin FI. O kung meron na rito, pwede naman nating i-edit yan, delete or clear list, no? O, halimbawa, i-clear natin, no? Then apply, then enter. Ayan, no? Pwede rin naman. So wala na yung naka-list na yon. O halimbawa dito, gusto nating i-apply dito, no? Halimbawa, lahat ng magentang kulay, which is doors and windows yan, no? Gusto nating i-move or i-erase, i-copy, i-rotate, no? Or i-modify. So, pwede. So, pwede nating i-type FI and then select tayo rito, select filter. Tapos, halimbawa, yung color. Tapos, select tayo, anong kulay, no? O, halimbawa, itong magenta, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, no? Ngayon, pwede rin i-type dito, no? Number 1 is red, number 2 is yellow, gano'n, no? Pwede rin naman. Tapos, huwag natin kakalimutang pindutin itong add to list button na ito. So, eto na siya. Ngayon, pindutin natin yung apply button. Saan natin i-apply? Dito or dito? O halimbawa, dito naman. Enter. Kung napansin yung mga boss, ayan, no? Selected na yung mga magenta, no? Pwede nating i-move. Halimbawa lang para makita natin, no? O, eto na yan, no? So, na-i-move natin ng mabilisan, no? Kasi nga, pinilter natin or sinelect natin yung lahat ng kulay na yon, no? Ayan yung kagandahan ng paggamit ng filter, no? Okay, yan lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell para every time na may bago tayong video, ma-notify kayo. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.